Alright mga katropa, welcome back dito sa ating channel for today's video. Another unboxing na naman tayo ng itong isang malupit na laptop, Asus ZenBook. Huwag na natin patagalin na i-unbox na natin to. At unboxing lang, hindi na natin na siya masyadong re-review. Tingnan lang natin kung ano yung mga specs nitong laptop na to. So, let's start. Yan, ito na yung ating box. Ang ganda ng box. Medyo matigas siya. Tsaka black. Yan, nakasealed pa siya. Ano to? Basta, buksan na natin. So, ito yung seal. Meron tayong cutter. Let's start. Yung Aisol. Ang bango. Ang ganda naman ang box na to. Diba? Ano ba to? May laman ba to? Wala. The ZenBook Environment. Ayan, meron siyang ano ba ito? Service manual. Ewan ko kung ano to. Hindi naman natin masyadong ginagamit yan. Tapos, ito na yung ano, pinaka-unit. Kulay gray siya mga katropa. Tingnan natin yung laman nito. Ah, ito yung charger niya. Hanggang, maliit. Yung cable. Tapos, ito. Ito na yung pinaka-unit. Ah, ito pala yung manual. Hindi ko naman nababasa yan. Manual ulit. And, ano to? Baba muna natin to. Tingnan natin muna kung ano yung mga laman ng box. Wala na yata laman to. Ah, wala na. So, yun lang talaga ang laman niya. Okay, tabi na natin itong box. Simulan natin buksan itong ating laptop. Dito rin, wala na laman. Okay. Ganda ng box. Nakakapanghinahing itapon. Ayun, so ito. Ito na yung kable at yung charger. Type C. So, tingnan natin. Buksan na natin to. Ka-plastic pa. Paano ba to? Yun o, yun. Bango. Sumara ulit. Okay, ito. May nakadikit pa dito. Tanggalin na natin to. Huwag muna. So, ayun. Color niya, gray. Tapos, sige, unahin muna natin tong ibabaw. Aluminum. Tapos, sa gilid, ito, meron siyang USB port. Ito yung vent niya. Iisa lang yung USB port. Tapos dito, merong parang space para pag iaangat yung screen. Dito naman, merong USB port ulit. Ah, HDMI pala to. HDMI port. Ito yung sa headphone charging port. Parehong charging port pero Type-C rin to. Ayun. Ano pa ba? Yun, meron butas na maliit dito. Ayan. Microphone. Alright, tapos sa ilalim. Ayan, may mga vent din siya.
may vent dito, tapos speaker. Ayan, magkabila speaker. Alloy, aluminum. So, simulan natin siyang buksan. Pag binubuksan natin, ayan, no, hindi umaangat. Bango. Okay. So, ayan. Ano ba? Paano ko ba sisimulan to? May mga sticker din siya. Tapos, ito yung touchpad. Yung screen niya. 14.5 inch. Tapos, medyo manipis lang yung pinaka ano niya dito. Yung parang borderline ba tawag dyan. Ayun. So, i-on na natin. Ito ay power on. Kaya lang yung power on, nandito. Malapit sa delete. Siguro, kapag na-aksidente mong ma-press yung power, baka mamatay, di ba? Sana naman lang nandito. Ayun, mga katropa, na isaksak ko na dito sa power. Kanina nung pinapower on ko, hindi nakasaksak. Kaya pala, hindi nagpa-power on. So, kailangan isaksak. Anyway, bago natin na switch on to, sabihin ko muna sa inyo kung ano yung specs nitong laptop nito. Ito, meron akong guide dito. So, ano siya? Intel i9. At up to 5.4 GHz with 14 cores. So 16 GB yung ano niya, yung RAM niya, random access memory, and 1 TB SSD. So, ang bilis ito. Yung graphics niya, Intel Iris X integrated graphics, 14.5 inches OLED 2.8K, and meron siyang Windows 11. Ayun, tapos meron na rin itong 1 year na Microsoft Office and Avast Premium. So yun, so i-turn on na natin itong ating laptop. So ito, turn on na natin. Sana mag-on siya. Ay, di pa pala ako on dito. Yun! So, ayan. Power on. Yun, oh. Ang ganda, oh. May ilaw yung kanyang keyboard. Yung kanyang, ano ba tawag dito? Keyboard. Basta kayong keyboard. Yun, antayin lang nating mag-boot up. First boot up ng ating Asus ZenBook. Ang ganda. Kinis, oh. Ano siya? Matte gray. Ayun, mga katropa, ito medyo na-set up ko na yung ating laptop. So, ilalagay ko na lang yung kanyang antivirus tsaka yung kanyang Microsoft Office na 1 year lang. Anyway, ayun, so kailangan ko munang kalikutin to at check natin kung ano ba talaga ang magiging performance itong laptop na to. Pero I'm sure magagamit ko to sa pag-i-edit ng mga videos sa YouTube. Yun. So, siguro hanggang dito na lang mga katropa. And of course, don't forget to like, comment, and subscribe. Peace!